I-rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Shoutout sa lahat at hello everyone. Painit ng painit ang bawat eksena ng First Yaya. Pero bago ang lahat, don't forget to subscribe my channel mga kazay. Alright! Dumating na nga ang pinakahihintay na sumbatan versus sumbatan. Galit na galit itong si Glen sa mama niya kasi nga, kasalanan naman kasi dito talaga ni Madam Blisilda, walang ibang sisihin kung hindi siya. Kasi nga, kung hindi niya pinagtakpan itong kasalanan ni Nina, eh hindi naman talaga sinasadya yung aksidente na pangyayari is hindi dumating or darating sa punto na ganito na kagulo ang sitwasyon nila. Pati nga kapag-ibig nila ni Melody is nanganganib ito na magkahiwalay sila ng tuluyan. Pero walang ibang ginawa si Madam Blisilda kung hindi pinagtanggol talaga niya yung apo niya na ginawa niya yung lahat para nga si kabuboti ni Nina. Andoon na tayo Madam Blisilda, pero lagi natin tandaan kahit anong tagal na yan o ilang dekada na yung mga tinatago yung secret na yan is darating talaga ang punto na mabubunyag ng mabubunyag talaga ang sikreto. Kaya sinabihan niya itong si Glen na gawin mo ang lahat na takpan ang lahat ng mga pangyayari, presidente ka, magagawa mo ang lahat, di ba? Pero hindi ito si Glen umimik sa halip, tinitigan lang niya itong mama niya. Habang nag-uusap at nagtatalo itong mag-ina, is si Nina is narinig kasi niya. Kaya ito si Nina is nawala na naman sa sarili kasi nag-iiyak siya ng iiyak. Kasi hindi naman kasi alam talaga ni Nina na yung taong nabundol niya is patay na. Ang alam kasi nito ni Nina is buhay pa tulad ng sabi ng lola niya. So dito muna tayo kay Yaya Melody at saka sa nanay Idna niya. So sinumbatan din ito ni... Melody, si Aling Idna kasi nga nagpapadala siya o nagpasilaw siya ng pera kasi hindi naman sila mukhang pera. Ang katwiran naman ni Aling Idna is malaking tulong yon sa kanila kasi nga gusto kasi niya na hindi na si Melody babalik sa abroad at magsama-sama na lang sila tulad ng bili ng asawa niya. So hindi talaga makapaniwala dito si Melody sa mga pangyayari, 'di ba? Kasi ba sino ba naman ang makapaniwala na yung nakapatay sa pinakamamahal mong tatay is anak ng pinakamamahal mong lalaki na which is si President Glen Acosta. Talagang umiiyak ito at galit na galit siya. So pati naman ito mga kapatid niya is hindi rin makapaniwala. So walang nagagawa ito si Aling Idna kung hindi umiyak na lamang. So itong si Lorraine, saka yung assistant niya is nag-uusap na sila. Wala na raw siyang pakialam kung anong mangyari sa kanila ni Glen or balikan ba siya ni Glen or hindi. Wala na siyang pakialam. Ang mahalaga is maging miserable ang buhay ng dalawa. So sa bagay, totoo talaga yun. No? Marami talaga mga tao na pag miserable yung buhay nila, gusto nila yung mga tao din is matulad din sa maging miserable din ang buhay nila. Bakit kaya ganun, no? Bakit ayaw natin masaya once na yung tao is masaya din sila? Maging happy dapat tayo kung ano man yung naano sa ibang tao, no? Hindi yung pagmalungkot tayo. Gusto natin is yung tao na yon is magmalungkot din sila. Ang pangit ng ganun, no? Ay, nako. So anyway, tuloy na tayo, no? So, ayun nga, kinausap ito ni Gise, itong si President Acosta na kailangan na niya magpakita sa taga-media or kailangan na niya magpa-interview para the more kasi na magtatago siya ngayon, lalo na pumutok na talaga yung balita nga about nga sa kay Nina, is totoo naman talaga, is lalo siya pag, lalo yung mga tao matitrigger or maghinala talaga na bakit nga is presidente siya, is bakit niya kailangan magtago at pagtakpan ang mga anak niya. So, sabi ni Yesi, siguro, sir, ito na yung time na humarap ka at magpaliwanag ka sa buong Pilipinas. So, dito tayo kay Luis Prado at
kay sa kampo ni Luis Prado. So, ngayon, sinabihan na niya itong si Titus na magpatawag daw ng urgent na meeting kasi nga, yung mga tao kasi ni Glen Acosta is bumaliktad na kasi ganito naman talaga sa buhay siguro natin or sa mundo na once nagkakamali yung isang tao is lahat is isisi na sa'yo, diba? So, yun yung pinaka-antay talaga ni Luis Prado kasi sirang-sira na itong si Glen Acosta is gagamitin na yun ni Luis Prado para tatakbo siya bilang presidente at magtunggali sila dito ni Glen Acosta kasi yung mga tao na supporters ni Glen Acosta is lumipat na dito kay Luis Prado. Nako, magulo na nga ang pamilya niya, pati pa yung career niya ngayon is mga nganib kasi gusto kasi ni Luis Prado is magpapa-impeach na matanggal na nga itong si Glen Acosta. So, ano kaya kasunod na mangyayari dito? So, ayun nga mga kasay, no? So, habang ito si Melody is nag-iiyak na nag-iiyak sa kwarto, is pumasok itong si Nina at humingi nga siya ng sorry kasi hindi naman talaga ni Nina alam ang totoo. Ang alam lang niya is buhay nga yung na-aksidente niya. Tapos hindi ito si Melody na wala siyang pinakinggan at sinigawan niya itong si Nina at sinabihan niya na umalis na muna dito at hindi, siyempre, si Nina yumakap sa kanya at humingi ng tawad at sinisigawan ito ni Melody. So, ang aabangan natin bukas, mga kazay, is sabi kasi ni Madam Blisilda is gawin mo ang lahat para sa anak mo. Kailangan ipagtanggol mo yung anak mo, diba? So, kahit naman sino sigurong magulang, sabihin na natin na masama tayo sa ibang mga mata ng tao, pero bilang isang magulang, gagawin mo talaga ang lahat para protektahan yung anak mo. So, yun na nga ang nabuungan nila na isip na pasyahan is bayaran. So, nung malaman ni Melody ito is galit na galit siya at nagsigawan sila ni Madam Blisilda. Sabi ni Melody kay Madam Blisilda, wala akong pakialam kahit ikaw pa ang presidente dito sa Pilipinas. Sabi naman din ni Madam Blisilda, baka nakalimutan mo, ako ang ina ng boyfriend mo. Wala akong pakialam kahit sino ka pa dahil hindi niyo kami pwede bayaran. Mga walang hiya kayo at mga wala kayong utang na loob. Oh my gosh! Talaga naman. Nagsumbatan na dito ang dalawa at galit na galit dito si Melody. Nako, nako, nako. May chance pa kaya na maayos itong relasyon ng dalawa? At si Nina, ano kaya ang mangyari? Kasi ang gusto kasi ni Nina, isusuko siya sa mga pulis. So, lahat-lahat yan mga kazay. Of course, malalaman natin ang kasagutan bukas na po. Kaya stay tuned na mga kazay. And thank you so much. Ingat kayo palagi. God bless everyone. Bye-bye. And see you in my next vlog.